Suspect sa kasong frustrated murder dahil sumunoy tangkang pagpatay sa isang lalaki na nakasama niya sa isang birthday party, arestado. Nagbabalik si Bien Manalo. Himas rehas ang lalaking ito matapos arestuhin ng San Pedro City Police dahil sa tangkang pagpatay sa isang 28-anyos na biktima sa San Pedro, Laguna noong Linggo. Kinilala ang sospek na si Jenner Pascual Biliran na residente ng Silcas, Binyan, Laguna. Kakalaya lang ni Biliran sa kulungan mula sa 8 taong pagkakabilanggo dahil sa mga nakaraang kaso. Sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis, niyaya ng sospek ang biktima sa isang birthday party. Pero sa halip na magkasiyahan at magpakabusog sa handaan, ay nauwi ito sa kaguluhan. So nangyari po ito sa isang birthday party na kung saan nagkaroon ng parang hindi pagkakaunawaan nung biktima at saka suspect, kasi may parang may sumbong na parang yung isang kaibigan nung suspect ay parang binastos ng biktima. Para mapalutang ang suspect, nakipagtulungan ang kaibigan nito sa mga otoridad at nagpanggap na agrabyado. Napalutang po namin ang suspect at nagkaroon po ng arrest. So during the arrest, na-recover po namin yung may konting mayroong konting resistance. I-try niyang mag-evade sa motor po, nakamotor kasi yung suspect natin. So during the arrest, marurot siya at parang sumemplang po siya. Mariin namang pinabulaanan ng akusado ang aligasyon laban sa kanya. At sa kanyang mga naging pahayag, lumalabas na tila siya pa ang biktima ng mga oras na yun. Actually po, hindi naman po talaga akong gumante. Yung kapatid po ng kinakasama kong tomboy, yun pong gumante, kasi tatlo po kami, motor. Bala ko sanang gumante kasi po, ako po yung nargabyado. Kaso, kapatid niya po niya, sinusunog-sumbong po ako sa kapatid niya. Sabi, siya na daw po bala. Nung kinagabihan din po ng bandang mga bandang alauno ng madaling araw, yun po, sila na po yung nagpaputok, kasama po ng isa po kumpara na kaibigan ko. Iginiit pa nito na hindi ang baril na sinasabing nakuha sa kanya ang ginamit sa krimen. Dalawa umano ang nagpaputok sa mga kasama niya para ipaghiganti siya. Ipinagtataka rin niya kung bakit siya ang idinidiin at itinuturong responsable sa tangkang pagpatay sa biktima. Totally po, hindi naman po talaga yun yung baril na pinanggamit doon siya sa yung pinalabas na nakuha doon sa akin. Hindi naman po totoo yun. Narecover kay Biliran ang isang .38 caliber pistol at mga bala. Nahaharap naman si Biliran sa kasong frustrated murder. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.